Hapon kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at sa iba pang karahasan sa Negros Oriental. Ang nakatalikod na nakajacket ay si Shaton Mayor Fritz Diaz, pamangkin ni Governor Degamo. Tumagal ng ilang segundo ang kumpulan at tila kumprontasyon ng mga tao. Ilang saglit pa, makikitang bahagyang nabawasan ang kumpulan. Kabilang sa mga naiwan si Jerome Nalam, ang dating tauhan ng mga Degamo na nagtatrabaho na ngayon para sa mga Teves at nagsalita kahapon sa Senate Inquiry. Sumbong ni Jerome, palabas na sana siya ng committee room ng Senado nang sugurin siya ni Mayor Diaz at ng mga taga-suporta ng pamilya Degamo. Dinuro pa niya ako. Ang dami security, oh. Sabi ko nga, ano kayang ginawa ng Senate security dito? Bakit ang daming security din itong mga Degamo na ito, no? Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Degamo, pero wagod mo nilampos pagpatay na ako. Grabe din yung harassment para na ako, Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety ako. Kasi nandito sa loob ng sine. Pero for the record, there was no physical contact. Ito naman si Bato. Sorry Bato ah, pero I really don't know if you are asking kung meron bang physical contact. Hindi, wala. Parang para maliitin kasi wala namang physical contact. I really don't know. Pero the mere fact na kinumpronta ang isang testigo. Kasi after this, parang wala lang eh. Eh, totoo. Nagsumbong sa'yo yung mama eh. Sir, kasi kung ganito, pasensya ka na, Senator Bato, love kita, pero I have to tell you this, and I am not a troll. If you're being criticized, don't call us trolls. We criticize because we see something na mali. Sir, testigo yan. Tapos kukumprontahin nung sinasabi niyang loko-loko at gusto siyang anuhin. Tapos, sinaktan ka ba? Ah, hindi ka naman nasaktan. Parang ganun eh. The mere fact na nilapitan at kinausap, whatever kung ano yung sinabi, kung sinabi ang pugi-pugi mo, pangit ka, kung ano yung sinabi doon, hindi, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Senator Bato, makinig ka na mabuti. Kakampi mo ako, pareho tayong Pangulong Duterte sinusuportaan. Kaya lang sablay na po ito, sir eh. Mantakin mo may nangyari sa loob ng ano, nagsumbong sa'yo yung testigo, ang pinaka-komento mo lang. Pag pinanood niyo yung buong video, ang komento lang niya, sinaktan ka ba? Hindi. Okay na. Pangalawa, paglabas nyo dito ha, dapat hindi na kayo mag-uusap. Sir, what about what happened? Hindi, di ba ho, Senator Bato? What about what happened doon sa loob? Bakit hindi man lang natin binigyan ng karampatang dapat nga i-contempt nyo tong mayor na ito eh. Mantakin mo, sinisindak niya. Even if ang sinasabi niya kinausap lang daw niya. No, it's a form of harassment. Eh malapit na yung kasi akala ko magka-class na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. Aminado si Diaz na nilapitan niya si Nalam pagkatapos ng hearing. Pero tingnan mo yan, no? Hindi niya raw ito tinakot at wala rin daw siyang sinabing masama. The harassment is not true. I approach him, nag-abot kami doon, nakita ko siya. Parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo si Gop, pero bakit ba ang hiling mo lumuhod? Ano ba yung pagluhod-luhod? Anong style yan? Sabi nito isa, grabe, naka-Balmain jacket si Fritz, nasa $1,000 siya. Ferrari nga meron eh. Baka regalo lang ng katulong niya yan. Hindi, alam mo, Mayor Pritz, even if you say it is not harassment,
The mere fact na kinumpronta mo yung testigong lumalaban sa'yo, sa tingin mo nasa tama ka? Hindi, yung totoo lang, kung meron kang tamang kaisipan, sa tingin mo tama yung ginawa mo? Testigo to na sinasabing bad boy ka, ganyan-ganyan, tapos bigla mo lalapitan, kakausapin mo. Anong tawag mo doon? Sir, may utak pa po ba kayo? O nalusaw na? Alam mong testigo laban sa iyan, tapos biglang lalapitan mo pa? Anak ka na. Nagtatanong lang naman ako. Hindi niyo talaga ako napatay. Pero yung sumigaw, yung isa, niluhod ako, si, Your Honor. Sino yung kasama niya? Nakabron, di ko kilala. Sabi ko, huwag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya. Sabi ko, barker ka ng mga TV. Humingi na ng tulong sinalam kay Senator Bato. Natural, lalapitan mo ba naman? Alam naman hindi tumulong. Eh, ang laki pala nung preach na yon. Malaki kaya yon? Malaki si preach eh. Eh, ang liit-liit nito oh. Tapos lalapitan mo ng ganon. Siyempre, tutulungan din siya ng mga... Eh, ito atay, nakabrown na sinasabi. De La Rosa para siguruhing ligtas sila sa loob ng Senado hanggang makauwi sila sa Negros Oriental. Yun lang ang sinabi na ba to? Sinigurado niyang sisiguraduhin ko ligtas kayo mula dito hanggang pag-uwi nyo. Hindi man lang pinarusahan yung ganong klaseng... Hindi man lang pinagalitan. Ako nga sa akin eh, kung hindi mo kayang parusahan, ayaw mo i-contempt yung tao, pagalitan mo naman. That's not... hindi ho tama yun. Pagkatapos ng hearing ngayong araw. Feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng 10 backup. Grabe. 10 backup, ha? Ang lupit mo, Mayor. Mayor Pritz, totoo ba yan? 10 backup mo? Wow. Sa bagay. Kung naka-Ferrari ka nga naman, oh, naturalmente, meron ka mga backup-backup dyan. Mga Innova. Alam niyo yun, di ba? Ang teorya ng Innova. Ayun, nag-message ako sa Viber U para sa contact ni Pastor or give ko kay Boss Dada. Nag-message ka sa Viber ko. Parang wala na. Sige, sige. Kay Dada, pwede rin. Pero pwede rin sa akin. Wala, message mo lang ako, ha? Maraming salamat, Jojo de Guzman, na makausap. Kasi alam mo, kung bakit ko gusto makausap din ito si Pastor. Ha? Para kasi hindi ho sila nabibigyan talaga ng pagkakataon na ano. Every time na nagsasalita sila dito, minamadali sila eh. Kaya pagsalitain natin, nahayaan natin kung ano talaga yung pinupunto niya. Sana naman, Mr. Chair, malayo pa yung sa amin, uuwi kami. For the record, Mr. Chair, ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin, galing dito patungo sa bahay namin. Abanan ba yung naka-brown yan, si Pastor Laping? Ah, Pastor Laping! Ikaw daw ba yung sumisigaw? Sila lang ang may alam yan. Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad itiga mo, pareho naman kaming may mga kamay. Bakit mali ang logic nito ni Mayor Pritz? Ano? Parang laging ganun yung ano niya. Pag nagbigay siya ng argument, ganun. Ano? Pag, kung kami warlords, edi sana pinatay na rin namin yung sino ba patay nyo? Wala nga si Tebes. Tino mo ha, ano sabi niya? Kung kami warlords, eh di sana pinatay na rin na namin si Tebes. Eh wala kasi Tebes eh! Naman po, ginoloko naman kasi kami! Huwag mo naman kiniloloko! Ito naman si Mayor Prince oh! O ayan o, tino mo! Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad itiga mo, pareho naman kaming may mga kamay. Oh. Pwede namin dumiretso, pagpatayan na lang kami doon. Sino nga ba patayin mo? Eh wala nga si Tebes! Ano ba? Ikaw naman, Mayor. Una-una, yung style na ginawa mo dyan sa Senado, eh gagawin lang yan ng may ugaling barubal. Alam mo yung barubal? Ugaling balasubas.
mantakin mo nasa Senado ka, kukumprontahin mo yung testigo, lalapitan mo. Anong tawag mo doon? Kung hindi warlords, ang tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Ni yung mga ibang ang ano diyan, ang daming mga mas mayayaman pa sa iyo diyan na nagpunta diyan pag may kinumpronta ba nila yung mga may testigong lumalaban laban sa kanila? Wala. Ikaw lang ang gumawa niyan, ikaw lang napabalitang ganyan eh. Oh, buti na lang may CCTV doon eh. Oh, tas gayon sasabihin mo, kung ugaling warlords kami. Anong tawag mo sa ugaling na 'yon? Warla. Baka warla, hindi warlords. Nagwa-warla si kuya.